The third last words of Jesus Christ, ang pangatlong huling salita ng Panginoong Jesus. John 19:26-27, Juan 19:26-27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Concern, nag-alala. Noong nakita ng Panginoong Jesus ang kanyang ina at ang kanyang alagad, siyempre ang kanyang nanay si Mary at ang kanyang lingkod, kanyang disciple na isa sa mga apostolis ay si Juan the Beloved. Sabi niya sa kanyang ina, "This is your son. Narito ang iyong anak." Napaka-concern ang Panginoong Jesus sa kay John the Beloved. Siyempre, kasama niya si Juan ng mahigit 3 taon. Dinisciple niya. Tinuruan niya ng maraming mga bagay. Naging kaibigan niya. Kaya lang, siyempre, paalis na siya, di ba? Kaya sabi niya sa kanyang ina, "Ito ang iyong anak. This is your son." Care, pag-aalaga. Tiningnan din ni Jesus si John na kanyang disciple at sabi niya sa kanya, "This is your mother." Si Jesus ay nakisuyo kay John na i-assume ang responsibility sa pag-aalaga ng kanyang ina. Biruin mo naman, di ba? Mahigit 33 years nakasama ng Panginoong Jesus ang kanyang ina. Ngayon ay siya pala ay babalik na sa kanyang kaharian doon sa langit. So ano na ngayon ang mangyayari ng kanyang ina? Kaya sabi niya sa kanyang disciple na si John the Beloved, "This is your mother. Narito ang iyong ina." Compassion, awa na awa. Na si Jesus ay ang disciple niya na si John the Beloved for more than 3 years. Concerned siya sa kanyang sitwasyon. Kung ano na ang mangyayari sa kanya pagkatapos. Ganon din si Jesus ay nag-alala siya sa kanyang ina na si Mary. Dahil siya ay kasama niya more than 33 years. So sa maramdaman mo yung damdamin ng Panginoong Jesus na kahit siya ay andoon na, naipako sa cross. Ngunit andoon pa rin ang kanyang damdamin, compassion sa kanyang ina at sa kanyang disciple. Ganun pala ang ating Panginoong Jesus na kahit sa kanyang huling mga araw na andoon yung compassion sa kanyang mga naiwan pansamantala. Amen.